Sino po mag-live? Alay po yan sa profit. Sa profit. Alay na po, yes. Ha? Matawag ka na, babe? I-close it na. Can you start now? Yes, ma'am. Okay, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Sorry for the shortcoming. Kanina baligtad ako. Thank you. Thank you sa assistant. Umpisahan po muna natin sa maikling panalangin. Sa ngalan ng mga Diyos Spirit Santo, okay? Panginoon na makapangilihan sa lahat. Maraming maraming salamat higit sa lahat sa aming buhay. Sa lahat ng opportunity na dumarating sa aming buhay na nandyan kayo at hindi kami iniiwanan. Sa lahat ng dumarating sa aming buhay na biyaya, maraming salamat sa inyong pagsubok din, Lord, dahil nandyan pa rin po kayo para sa amin at nakagubay. Muli namin tinataas ang lahat sa inyo, Lord. Maraming maraming salamat muli sa lahat ng biyaya. Kami po ay humihiling ng kapatawaran sa aming bawat mga pagkukulang. Maraming maraming salamat po na ito na binigay mo sa amin para magkasama-sama para po i-present ang PBO ng Profit Universal Corporation. Tulungan niyo pong makatulong, patuloy na makatulong at gawing instrumento ang aming produkto para sa pangangatawan, ganun din para sa kabuhayan ng bawat isa. Basbasan ninyo po kaming lahat na dumudulog sa inyo ngayong mga oras na ito. Muli, maraming maraming salamat at itinataas po namin ang lahat sa inyo sa ngalan ng Panginoon Jesus Cristo. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming maraming salamat po sa naka-tune ngayon sa Zoom. Ganun din po sa Facebook Live. Masayang-masaya po ako ngayong araw na ito because today is the initial presentation of our PBO, yung tinatawag po namin na first collaboration ng ating PBO. And I'm very lucky na ang makakasama ko po tonight ay yung nag-iisa natin na two-star millionaire ng Profit Universal Corporation, none other than Mr. Peter Flores. Maraming maraming salamat po. Masaya po ngayong gabi dahil magkasama po yung dalawang grupo ng ating 001. I hope nandiyan yung ating 001, no? Magkakasama po kaming lahat, nagsusuportahan, nagtutulungan. At magpe-present po kami ngayong gabi
ng ating PBO. Ako po ang maglalabas ng product information. Ayan, maraming salamat. Nakikita ko na si Sir Peter, ang aking idol. Thank you for this opportunity, Sir Peter. Maraming maraming salamat sa iyo. No? Umpisahan po na muna natin sa ating magandang kumpanya. Our company. Profit Universal Corporation. Profit means prosperity and fitness. So when we say prosperity, yun po yung pag-a-thrive natin na ating goal, no? To be able to reach the success, no? Prosperity po ang ibinigay ng kumpanya na pangalan dahil po yung assurance ng success para dito sa ating negosyo. And of course, fitness and health. We are one of the foodie online multi-level marketing corporation in the Philippines engaged in selling natural, organic, and ethically sourced health and wellness supplement, cosmetics, and household chemicals. We are dedicated to uplifting the community through our revolutionary entrepreneurship program for our enterprisers. So, napatunayan na po natin yan, running for 9 months. Nakita po natin kung gaano ka-organize yung tinatawag nating 100% pandemic-proof business. At dito lamang yan sa Profit Universal Corporation. Of course, Nelson D. Torres, President, CEO, Founder, graduated in Makuha Institute of Technology and had Masters in Business Administration Units at Central Colleges of the Philippines. A man with a very strong vision, a very hard-working businessman, very strong background in terms of networking and trading industry with humanity, professionalism, and very kind person. Siya po ang ating presidente, Mr. Nelson Torres. Of course, Ronald G. Quintanz, Chief Operating Officer, co-founder of Profit Universal Corporation, graduated in Makuha Institute of Technology, BS Industrial Engineering. Siya po ang nagpapatunay sa atin na dito sa Profit Universal Corporation ay walang red tape, no? Siya po yung napakasipag natin and very, very bright, talented, young guy, young entrepreneur na naka-hands-on po sa operation ng Profit Universal Corporation. Kaya napakadali para sa ating enterpriser, napakagaan ng trabaho dito because of him. Every day halos, nakikisabi ko nga, nakikita ko yung kanyang idea paano mag-enhance lalo yung ating operation. And of course, the Vice President for Marketing and Finance, Ms. Nika C. Torres. You know, if you can only see and meet her personally, she's very beautiful inside and out. Fresh mind, no? New ideas na ina-apply niya dito sa ating kumpanya para tayo ay matulungang mga enterpriser, no? Maraming salamat sa iyo, Nika Torres, Vice President and Marketing and Finance. Legalities, so we have the SEC certificate, DIR certificate. And the business permit. Paki-unmute lang po. And of course, yung ating FDA, yung ating CPR, Certificate of Registration. Our mission, prosperity and fitness for all. Mission, to revolutionize the multi-level marketing industry in the Philippines by utilizing sustainable and innovative products and business practices to exemplify integrity and professionalism in order to provide prosperity, fitness, and health for all. Very important, our core values, sustainability and innovation. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, very strong background ang ating presidente. At ang binibigay na, ang ina-assure nila sa atin is to maintain, no? To maintain the goodness ng ating kumpanya, no? Sustainability, this is very important.
sustainability and innovation. Pag wala pong innovation, no, ang isang kumpanya, dito po nag-start yung pagbagsak, no? But because of the innovation that we have, since very strong ang ating management, kayang-kaya po nila yan i-maintain ng ating operation. Because of a very good operation that we have here in Profit Universal Corporation. Patuloy po sila nagsasaliksik at binigay po nila sa atin ng assurance ang continuing na paglabas ng mga good and quality products ng Profit Universal Corporation na makikita ninyo mamaya pag pinresent po ng ating Mr. Marketing Man na si Mr. Peter Flores. Ilalabas po ng ating two-star millionaire kung paano po gagalaw ang negosyo dito sa Profit Universal Corporation. Of course, the integrity. When we say the when we say integrity, we have a very strong moral principle here. Why? Dahil yun po ang nakikita natin sa management. Pag very strong principle ng management, of course, nai-influensyahan po ang bawat enterpriser dito. And we would like to thank the management for that, no? Sila po yung ating ginagawang model. Kaya dito sa Profit Universal Corporation, ang mga tao po dito professional. Meron po tayong integrity dahil meron po tayong sinusunod na model at yun po ang ating management. So, kaya po ang management natin, ina-assure po ang prosperity dito sa ating kumpanya. Pero, kailangan natin itong trabahuhin. Hindi lang basta-basta prosperity ito. Mamaya, pag-uusapan po natin yon ni Mr. Flores. And of course, ang assurance ng ating fitness and health. Okay, wow, for 9 months, no, we were able to receive Ronald Quintan sa 2021 Dangal ng Bayan Awardee Outstanding Young Entrepreneur for our very own COO. And of course, yung ating produkto, the 2021 People's Choice Awardee Outstanding Health and Wellness Business Opportunity Company, People's Choice Award. Another one, the top brand, no, Berry Barley, 2021 Top Brand Asia Awardee Outstanding Herbal Juice Drink Brand. That is why we are so proud and happy to belong here in Profit Universal Corporation. Before I start, my name is Mel Pangilinan. Isa po akong maliit na negosyante and an active enterpriser of Profit Universal Corporation. Marami pong salamat. And this time, I'm going to present to you the product itself. Our product, Berry Barley. Ang Berry Barley po, no? Napakasimple lang po ng ingredients na pinasok natin dito. Ito po ay isang power plant, no? Na tinatawag nating barley grass. And two power fruit, no? Ito po ay strawberry and raspberry. Pag dinignan po natin at pinag-aralan yan, mauuna ko na pong sabihin, halos iisa ang kanilang benepisyo, no? Kaya ganun po kaganda ang ating produkto, yung tatlong superpower fruits and plants. Ito lamang po ang pinasok nila dito sa ating produkto. At kaya po ito ganun ka-epekto. So let's start in barley grass. Medicinal and food use dates back to 7,000 BC. So nung araw pa lang, no, kinonsider na po, hindi pa po uso ang gamot, kinonsider na po ang barley grass as medicine, when in fact it's being said in the Bible 37 times, historically used for treatment on the following conditions. Number one, skin disorders. Ano ba yung mga skin disorders natin? Mga bilis, mga eczema, mga allergies, no? Yung pangangate, anything in related sa ating mga balat, ginamit na po ang barley grass para po gamutin ito nung araw pa. The blood disorders, naging problema ko po ito dati, like anemia, leukemia, lymphoma, anemic, yung mga kulang sa dugo na tinatawag, yung mga mas mataas,
yung kanilang white blood kasi sa red blood. Ginamit na rin po itong gamot nung araw pa. Ang tawag po nila dito is cebada. And very effective din po, ginamit din po nila itong gamot sa liver disorders, no? Hepatitis A, B, C, no? I-sample po yan ng liver cirrhosis, no? Fatty liver, no? Kasama na rin po ito. Gastrointestinal disorders. These gastrointestinal disorders, anything in related sa ating stomach, no? Yung mga stomach pain, mga stomach cramp, ulcer, no? Colon cancers. These are few examples of gastro disorders. Ancient Greeks use it to treat gastrointestinal inflammation. Like what I've said, anything related sa ating stomach, magandang gamot po ito nung araw pa. Gladiators ate it for strength and stamina. So nung araw, ginangata po nila ito bago sila lumaban sa, bago sila sumugod sa kanilang away, sa kanilang gera, dahil naniniwala po sila na nakaka-boost po ito ng energy. No? Lumalakas po sila bago sila lumaban. No? Kaya ang pakiramdam nila, mananalo sila. Ginangata po nila ang barley grass. Hindi pa po uso ang Lipovitan nung araw. Hindi pa po uso ang mga energy drink. Ito lamang po ang nagsisilbing energy booster na ginagamit nila. Romans use it as cure for boils and cysts. Nung araw naman, ang uso lang ng mga sakit dahil sa init, kadalasan tigsa, no? Cysts or yung mga bukol. Napakagaling po ng barley grass dito. At kinonsider po nila itong gamot nung araw pa. Barley grass benefits. Okay, number one, rich in antioxidant. When we say rich in antioxidant, kasama na po lahat dyan. Nakapaloob na po lahat dyan. Pag rich in antioxidant, protektado ka. Kaya niyang protektahan ang problema mo sa iyong kalamnan. No? Kaya niyang bantayan, kaya niyang mag-repair ng mga damaged cells natin. So isa-isahin po natin yan. Relieves ulcerative colitis. Like what I've said, pag mataas ang antioxidant mo sa iyong katawan, kayang-kaya po niya yan kahit ano, kahit ulcer pa yan, kahit anong klaseng karamdaman. Kayang-kaya niya in a sense na, nung araw ah, ang tawag nila nga dito, gamot. No? Naniniwala sila nung araw na kayang-kayang gamutin ang bawat sakit ng kanilang katawan. Boost the immune system. Why? Paano na ibo-boost ng barley grass ang immune system? Dahil po sa taas ng antioxidant na nakapaloob dito, ang boost na immune system, siya po yung nag-gwardya. Siya po yung nag-a-avoid para hindi tayo kapitan ng sakit. Paano? Dahil pag may antioxidant ka, kayang-kaya niyang tanggalin ang mga free radicals na pumapasok sa katawan mo. Ano ba yung mga tinatawag nating free radicals? Ang mga free radicals po, ang tawag dito, ito yung maruruming pagkain. Hindi naman po porket niluto natin yan, considered as malinis na yan, no? Maruming pagkain, maruming tubig, no? Maruming hangin, yan po ay mga free radicals. Well, in fact, pati po yung kakulangan ng nutrients sa ating pangangatawan, kaya pong punuin yan ng antioxidant. Ganun po kaganda ang antioxidant na tinatawag. Rich in antioxidant ang barley grass, no? So, kayang-kaya niyang i-boost ang immune system natin. Gwagwardyahan niya yan para hindi ka magkasakit. Dahil pag mataas ang immune system mo, malayo ka sa karamdaman. Pag mababa ang immune system mo, madali kang mahawa, especially nowadays, it's pandemic, ang dinito pa rin ng COVID-19. So, malaki po ang naitutulong yan sa ating katawan. Malaki po ang kanyang proteksyon na kayang ibigay sa ating katawan dahil nabuboost po ang ating immune system because of the high antioxidant. When we say natural detoxifier, katulad ng sinabi ko kanina, kayang-kaya po ng barley grass na itapon, ilabas, idumi natin ang mga toxins na pumapasok sa ating katawan. Prevents cancer, not only cancer. Pag tayo po ay balot,
ng antioxidant, binabantayan ng ating immune system, malayo po tayo sa sakit, kahit anumang sakit. Protects against UV radiation. When we say UV radiation, sun is being considered as UV radiation. But not only that, we have the artificial radiation na natatanggap natin sa araw-araw. Laptop, computer, television, cell phone. Not only that, equipments na ginagamit sa ospital, no? CT scan, yung mga nagpapa-ultra dyan, yung mga nagpapa-radiation dyan. So malaki po ang naitutulong ng barley grass sa ating katawan. Kung tayo po ay nag-undergo like mga chemotherapy, na mga radiation, or any form na ginagamit ng hospital na equipment para po tayo ay maayos. Reduces excess acidity. Dahil po sa taas ng kanyang antioxidant, sa taas ng kanyang anti-inflammation, kayang-kaya niya po any type of pain, any type ng pangmamaga, kayang-kaya po yan ng barley grass nung araw pa. Helps repair DNA. Like what I've said, kayang-kaya pong i-repair ayusin ng antioxidant pag meron tayo sa katawan. Anti-inflammatory, very high po ang anti-inflammatory. Kaya minsan pag may sugat, ang advice namin, ibudbud nyo mismo dun sa sugat ninyo. Madali po itong gagaling. Madali po kayong giginhawa. Kahit po yung simple sakit ng ipin, sakit ng tiyan, any type of pain, malaki po ang itutulong ng barley grass sa ating katawan. Helps relieves migraine, not only migraine, because yung migraine po considered as pain. Dahil sa taas ng kanyang anti-inflammatory, madali pong mawala ang pananakit. Another one, strawberry, isa pong sangkap ng ating berry barley. Ay, kita niyo ba? Okay, berry barley. Another sangkap po na nakapaloob lamang dito sa ating berry barley. Tapos na tayo sa barley grass. Strawberry. Strawberry use it in Asian Rome for its medicinal properties. So meaning, noong araw pa lang, kinonsider na po nila ang strawberry as gamot, no? So packed with vitamins, fiber, and antioxidant. See? Another antioxidant po ang pinasok sa ating berry barley with a very powerful strawberry. Sodium-free, fat-free cholesterol, and low calorie. Very safe. No? Napakaganda sa katawan. One of the top fruits, again, in antioxidant capacity. Ganun po kaganda ang antioxidant na nakapaloob sa strawberry. So katulad po nung napag-usapan natin kanina, antioxidant, the main, okay, ang isa pong main na nakapasok sa strawberry is antioxidant. Good source of manganese and potassium. Very important po na normal ang ating manganese and potassium kasi pag mababa po ang mga ang manganese natin, would you believe pati fertility mo bababa? Mababa ang fertility ng mga taong mababa ang manganese. Pag mababa rin ang potassium mo, nagkakaroon ka ng problema sa mga nerves mo, sa mga bones mo. Nagkakaroon ka ng numbness, no? Especially at our age, yung mga ka-age ko ng 50 up, dyan na po nag-start yung mga pain, yung mga kasukasuhan, no? Dyan po nag-start yung mga carpal tunnel. So, yan po, and minsan, nagtitrigger po ng stroke, no? Ang pagmababa ang inyong potassium. Contains more vitamin C than orange. So, everybody knows that. Mas mataas po ang vitamin C content ng strawberry kesa sa oranges. Another one, yung ating last ingredient, yung ating raspberry. Oh, it has been used as natural medicine for centuries. Another powerful ingredient of berry barley, yung raspberry, nung araw pa rin po, kinonsider siya as gamot. High antioxidant level kasi siya. Katulad ng barley grass, katulad ng strawberry, ganin din po ang raspberry. Helps reduce infection of the airways, including sore throat and flu. This one is very important. Saan po nag-i-start ang virus ng COVID? Di po ba sa lalamunan? So,
maganda po na mag-take kayo ng Berry Bible. This will actually help you because of a very high antioxidant na nakapaloob po dito. Helps relax blood vessels. Pag-relax ang ating blood vessels, meaning pati po yung ating arteries healthy. So malayo po tayo sa sakit sa puso. Kaya napakaganda po ng raspberry na nakapaloob dito sa ating berry barley. Eases labor for pregnant women. Meron po akong nabasa nung araw pa lang ginagawa ng mga buntis na mga anak na kumakain sila ng raspberry because they believe hindi sila mahihirapang mag-labor. Hindi masyadong painful. Kaya nung araw pa lang, tinatawag na nila itong gamot and vitamins. No? Helps with gastrointestinal problem, including diarrhea. So like what I've said, anything in related sa ating stomach, ganun din po ang meron si raspberry. It has been used as treatment for rashes dahil napakaganda po mag-reproduce ng collagen ang strawberry, raspberry, at barley grass. Sila pong tatlo. Napakaganda po mag-reproduce ng collagen no, sa ating katawan. Kaya nga, sabi nila, pag nag-berry barley ka, mas mukha kang bata. No? 10 years younger ka. Maaway natin mga saging, yung mga early wrinkles, no? Pababa natin yung ating mukha. Well, in fact, yung ating isang leader na si Ara Delgado, ginagamit po niya ang berry barley, no? Pang facial. At talaga naman napaka-effective dahil ginaya ko siya. Advice ko, pwede niyo pong gayahin. Kahit po mga lalaki, magpahid po kayo ng berry barley sa mukha. Napakaganda po. Helps reduce heart problems. Like what I've said, maganda po ang naitutulong nito sa pag-flow ng ating blood vessels. Kaya healthy rin po ang ating arteries. At malaki po ang naitutulong nito sa mga mahihika. Treats stomach pain and bleeding. Again, pare-pareho silang tatlo, no? Dahil sa taas ng antioxidant na meron, kayang-kayang i-repair, no? Ng antioxidant yung ating mga bad cells. Can protect against cancer by preventing DNA changes and blocking blood supply to tumors. So the same, pare-pareho sila ng benefits na tatlo. So puntahan natin ang benefits naman ng berries. Again, loaded with antioxidant, helps improve blood sugar. Okay, bakit? Kasi yung ating pancreas, natutulungan siya para po mag-produce ng insulin. At huwag po kayong matakot, no? Marami na po tayong testimonials dito sa ating berry barley na tulungan na bumaba ang kanilang mga sugar count. I personally, because hanggang ngayon naman po, meron akong lupus, pero it's manageable. I'm just taking berry barley, no? Huwag po kayong matakot sa tamis na nalalasahan ninyo dito sa produkto dahil ang tamis na nalalasahan ninyo ay galing sa halaman. Ito po yung tinatawag natin na stevia. Helps lower blood pressure. Marami na po tayong testimonial niyan. Marami nang bumaba ang blood pressure. Nutrient rich, no? Kaya nga, kung ikaw ay hindi kumakain sa oras, pero meron kang berry barley sa bag, inom ka. Kayang-kaya niyang punuin, no? Yung mga kakulangan na nutrients na wala sa iyong katawan. At pwede po siyang i-consider as food replacement. Mataas po ang kanyang nutrients. Light inflammation, katulad po na sinabi ko kanina, helps lower bad cholesterol, helps collagen production to skin, prevent wrinkles and sagging, protects against cancer and other sickness, helps keep arteries healthy, helps weight control. Okay, bago po ang lahat, gusto ko lang po ipaliwanag na ang ating berry barley ay hindi gamot. No? Hindi po siya gamot. Uulitin po natin. Tayo po ay kinonsidera bilang pagkain. Diba? Ang ganda? Kinonsider tayo as food.
And this is a complete food. But in fact, busy people like me, na madalas nalalampasan yung tamang oras ng pagkain. Yung mga kaibigan ko, like Bong Kulanay, Melody, sila Rochelle, sila Edgar. Pag sila eh, hindi kumakain sa oras, meron lang po kami nito. Ito lang po ang ginagamit namin. Dahil pwede po itong food replacement. No? This can be a food replacement because of the full nutrients na meron to. So, hindi po kayo makakaramdam actually ng gutom. Bakit? Dahil pinuno niya, this is actually all in one. Unlike other products, nabibili ka ng hiwa-hiwalay na pangangailangan ng katawan mo. But berry barley is considered as all in one. Okay? All in one po tayo. Malaki po ang naitutulong natin sa mga may karamdaman. Dahil kayang-kaya niya pong ayusin ang kakulangan sa inyong katawan. Kayang-kaya niyang ayusin ang mga damaged cells na meron tayo. Okay? Katulad po itong si Marian Miratante Morales, waited 11 years after the first child, nun lang siya uli nagkaroon ng anak. Why? Nagyari ito because of the very powerful enzyme sa loob ng antioxidant na meron ng berry barley. Sa P4D1 na content ito, dahil siya po ay nag-develop ng mga good cells na. Siya po ay nag-develop no, ng mga strong cells na inayos po ng berry barley. No? Ang kanyang fertility. Yan po ang dahilan. Hindi lang po siya. Marami na po no, na testimonial ang berry barley na natulungan para mag-buntis. Kay Distos, after taking that sachet, ang ating kaibigan na sa Merovic Santana, no? Naiwas siya sa operation. Imagine, inihi po niya ang bato na problema niya sa kidney. Ganyan po ka-powerful ang berry barley. Okay, bedridden for 2 months due to high in uric acid, cholesterol, and arthritis. Nakikita naman po natin sa ating monitor before and after. At ngayon, isa na siyang masayang enterpriser ng Profit Universal Corporation. Again, ito naman po isang kaibigan ng ating 001. No? Itinake lang namin. Tama lang po yung pag-take dahil gusto niya mag-lose ng kanyang pangatawan. Ang ganda na po ng katawan niya ngayon. All you have to do is to drink berry barley at least 30 minutes no before meal. Another one is Leticia Uzi Maravillo. Meron siyang goiter, heart problems, and gout. Tingnan niyo yung picture niya before taking berry barley, 15 days after taking barley. And now, ito na po ang itsura niya ngayon. And she's getting better and better every day. Siya po'y kapatid ng ating isa na enterpriser na si Hermie Uzi. Now, again, I would like to invite everybody na ipagpatuloy ang ganitong PBO. Pakita natin yung visa ng ating produkto, ng ating berry barley, no? At papakita po ng ating two-star millionaire, no? After my presentation, dun po tayo pupunta sa marketing. Ipapakita po at ipapatotoo ni Sir Peter Flores, ang ating two-star millionaire. Maraming salamat sa iyo, Sir Peter, for giving me an opportunity to present this with you, sir. Maraming salamat po. Again, I would like to turn you over to Mr. Peter Flores, our two-star millionaire of Profit Universal Corporation. Maraming salamat po. This is Mel Pangilinan. Sir Peter? Ako na po yung susunod. I-share pa lang po yung aking presentation. Ako na po yung ako naman dito ng sinunod.
sabihin niya po, hindi tayo makapag-share screen. Ma'am Miel, hindi kami makapag-share screen. Pag nandyan pa yung ano mo, mag-out ba siya? I-ano niya po, isa-stop niya lang. Stop niyo lang po yung ano niyo. Yes. Okay. Okay na po. Ayan. Ang running na ba ako? Magsasalita na. Yes, sir. Magandang gabi po sa bawat isa. Ayan, maraming salamat Ma'am Mel sa napakagandang product presentation mo. Talagang pang export. Ganda ng paliwanag, napakalinaw. So ang susunod naman po na pag-uusapan natin, kung mayroon po tayong napakagandang produkto, ayan, mayroon din po tayong napakagandang marketing plan kung saan hindi po namin ipagdadamot na i-share sa inyo kung paano mapalibre ng inom, paano kumita, and paano mabago ang buhay at umaman. Ayan, handa na ba kayo? Ready na ba kayong makinig para sa ating marketing plan? Ayan. So, napakaganda po nung ating product makikita nyo. Kaya hindi po nakakapagtaka bakit po dito sa Profit Universal Corporation, in just a short period of time, ilang buwan pa lang po ay napakarami ng taong natulungan sa kanilang mga karamdaman, sakit, at natulungan sa financial aspect ng bawat enterprises natin. Ayan, mamaya makikita nyo po yung ilan sa may mga result. Yung iba po, pumapasok na po sa tinatawag na Millionaires League ng company natin. Kaya, pakinggan nyo po yung ating napakagandang marketing plan. So, itong ipipresent po namin sa inyo na marketing plan, hindi po siya basta-basta business. It's a big time business po to. Ito po yung negosyo na patok ngayon sa social media. Kahit po sa iba't ibang bansa, ayan, ito po yung napakagandang negosyo. Hindi lang po tayo. Kahit po sa iba't ibang bansa, ito po yung napakagandang negosyo na isishare po namin sa inyo. Ayan. So, para po sa ating marketing plan, ayan, mayroon po tayong 5 ways to earn. Mayroong 5 kapamaraanan para kumita po dito sa Profit Universal Corporation. Anyway, I'm Peter Flores po from Dasmariñas, Cavite. Ayan. Una po, mayroon tayong tinatawag na retail profit, direct sales commission, pangatlo, sales match commission, pang-apat, yung PF store profit natin, and unilevel incentive bonus sa pang-5. So, paano ba kitain? Paano ba gagawin yung 5 ways to earn na yan? Ayan. And, una, sa retail profit po natin, karamihan naman po sa ating mga Pilipino, sanay na po doon sa tinatawag na pagbenta-benta or direct selling. So, sanay na po tayo dyan. Pero ito pong number one na retail profit natin or direct selling ay isa lang po to sa pagkakitaan natin dito sa Profit Universal Corporation. So, syempre, kaya tayo magre-retail para matry ng karamihan sa mga kaibigan na kilala natin. Ang good news po, tayo po yung pinaka-affordable when it comes po sa barley, when it comes po sa market. Masarap, effective, and affordable. Ayan, 1,500 lang po yung isang box ng ating berry barley. Ayan, kada po isang profit pack, meron po siyang 8. Kaya 8 boxes of per profit pack, ang total po niya is 12,000. So meaning, ang laki ng discount. Kasi ang babayaran mo lang doon sa isang profit pack natin para makapag-start ka ng magandang business is 8,850 lang. Yan lang po. Sa madaling salita, mayroon po kayong
3,120 na nasi-save. Just imagine, ang laki ng discount agad. Pag pasok mo pa lang, di ba? Tumubo ka na doon sa pera, di ba? Kasi usually pag business, di ba? Malaki yung puhunan na ilalabas eh. And minsan pag wala pong masamang mag-traditional business, pero ito pong negosyo natin kasi ang napakagandang gawin kasi worldwide agad. Sa iba't ibang sulok ng mundo, eh ipapasok yung negosyo natin. Kaya naman, yung mga enterprisers natin, ang market, hindi lang po dito sa Pilipinas. Makikita nyo po sa iba't ibang bansa, marami pong mga enterprises nagpapadala. Kami po, nagpapadala po kami sa iba't ibang bansa. Kahit nasa bahay lang, ito po yung good news sa negosyo ngayon. Dahil yun nga, more on online, dahil lockdown po tayo, timing po yung negosyo na to talaga. Kahit sa bahay ka, pwede ka talagang kumita, hindi masasayang ang oras mo. Dati sinasabi nila na walang pera sa bahay. Ngayon po, trabahuin mo lang yung mga prospect mo, gawa ka lang ng prospect list, maraming pera sa bahay sa mga nagmo-market. Nako, sinasabi ko sa inyo, ako halos sa bahay lang, pero yung income linggo-linggo, nako, grabe po dito. Basta, mayroon pong mga trainings at inman po kayo. Mayroon po, ituturo po yan. Yun po yung babalik sa atin, 3,120. Pangalawa na ways to earn natin is direct sales commission. Yan. Paano ba yung direct sales commission? Siyempre, sa ganda ng produkto natin, hindi natin matitiis na hindi si-share sa iba. Diba? I-share sa iba o kaya kulang yung binili mo, bibili ka ulit. Ano mangyayari doon? Sabi dyan, for every profit pack sold, the seller receives 500 as direct sales commission. Okay? Sa bawat profit pack na nabibinta mo, yan, bawa kaibigan mo, na-present mo, nakilig ngayon, di ba? Sinend mo yung link, naiintindihan yung kagandahan ng produkto. Pag yun bumili ng isang profit pack, you have 500. Tanong, namasahin ka ba? Eh di ba, nag-send ka lang ng link? Anong gastos mo? Magkano lang balot mo? Eh usually sa atin, karamihan dahil online class sa school or sa mga businesses natin, existing na po yung wifi or kalimitan po, hindi po pwedeng walang load. Kaya talagang may business tayo o wala, mayroon na tayo niyan, ginagawa na natin yan. Kumbaga, idadagdag lang natin yung effort ng pagsisinangling, pag-i-invite, pagtatawag, text, o kaya messenger. Yan. So, sa direct sales commission po, na nababanggit kanina, yan, halimbawa, nakabili ka na, ikaw yan, 001. Yun pong na-alok mo, for example, yung co-worker mo, kasama mo sa trabaho, na-alok mo, kasi part-time ka lang, assuming. Mayroon ho kayong 500. Ngayon, dahil mabilis ka mag-retail, ang ganda ng product, maraming repeat order. So, mayroon kang pangalawang nabili na profit pack. So, siyempre, mayroon ka ulit 500. So, sa direct sales commission po, yan, until infinity po yan. Di ba? So, kahit po gaano karami yung mapapasali mo, or kahit po gaano karami yung repeat order mo, ay pasok pa rin po yun dun sa 500 mo, sa direct sales commission, 500 pesos. Halimbawa, yung na-invite mo na co-worker, nag-repeat order, yung 500 sa kanya po yun. Pag yung one co-worker mo nakapagpasali or may nag-member, okay, may new enterpriser siya, yung 500 sa co-worker mo. Ayan. Dahil ang kikitain mo naman doon ay sa susunod na ways to earn, yung sales match commission. Ayan. Sa sales match commission po natin, ayan, sabi dyan, for every sale of profit pack in sales group A that matches a sale of profit pack in sales group B, a sales match commission of 1,600 will be earned. So, imagine nyo po, magmamatch po. Kung mapapansin mo, profit pack po yung minamatch po dito. Diba? Ayan po yung example. Sa sales group A mo, isang profit pack, yun nga, yung sa co-worker mo at nag-repeat order ka ng second profit pack mo, meron kang 500, pero bukod po doon, mayroon kang 1,600 pesos kasi nag-match po yung dalawang bag. Ang minamatch po is the profit pack, hindi po yung taong sumali. Okay? Pero yung taong sumali, pag paulit-ulit bili ng profit pack, so paulit-ulit din po yung sales match commission mo. Wala po kayong choice doon. Pwede po kayong barilin or bumaha ng sales match commission dito. Yan. Kung paulit-ulit sila bumili, 1,600 lang po yan. Wala pong tigil yan. Kahit po gaano kalayo sa inyo. Yan. Kahit makarating pa yan sa pinakamalalayong bansa ng
mundo, yan, mula sa atin, ay papasok po yan sa komisyon ninyo. Okay, ganun po kaganda yung negosyo natin. Hindi po ito yung negosyo na pabili, bukas, mamalingi ka naman, bibili ka na naman. Dito po, kahit po may time na natutulog ka, may time na nagbabakasyon ka, hindi po naman lahat ng mga member mo or enterpriser mo dito ay nagbabakasyon. Pwede yung iba, kahit gabi dito, umaga naman sa ibang bansa, bili lang po ng bili yun na paulit-ulit. Ganun po paganda yung negosyo na mayroon tayo. Okay? Sabi kanina, go group lang. Sales group A, sales group A at saka sales group B. Ngayon, dalawang group po yan. Sa madaling sabi, pwede po pala tayong mag-create ng group of network dito, group of people, group of users, depende po sa inyong i-build. Yan, group of enterprisers, group of leaders, mag-build po tayo ng network. Itong mga susunod po na makikita nyo, ito po yung production assuming ng group nyo. Bawa sa sales group A mo, Tuesday, yan, apat yung production dahil nag-start ka pa lang. Tapos sa sales group B mo ay mayroon kang anim na profit pack, yan, na nabibili sa sales group A mo. So, ang magmamatch po dyan, okay, ay hulaan nyo kung ilan. Siyempre, apat. Yan. So, apat, 4 times 1, 6, meron kang 6,400. Tanong, saan mapupunta yung sobra? Kasi may sobra dyan eh. Yung sobra, hindi po mawawala yan. Carry over po siya the following day. Sa'yo pa rin po yun. Okay? Ngayon, Wednesday, yan, medyo dumami na yung benta. So, meron kang sales sa group A mo na 7 profit pa. And sa sales group B mo, meron kang 4, meron kang 4 profit pa. So yung kanina na nakikita yung dalawa na sobra nung Tuesday, so ipa-plus po siya ng Wednesday. Mapapansin nyo, magiging 6 na po yung magmamatch po yan. So total of 6 sales match po siya. So, meron kang siyempre with 9-6. Yan, ka-times mo siya sa 1-6. Ngayon, kung mapapansin nyo, may sobra pa ulit. Hindi po ulit masasayang yan kasi papasok po siya sa kinabukasan the following day. So, meron kang 8 na pumasok. Ipa-plus po yan. So, magiging 9 yan. Tapos sa sales group B mo, may 10 profit pack kung pumasok sa group mo. Medyo lumakas na. Ang magmamatch po dyan is 9. So, 9 times 1-6, meron kang 14,400. Ngayon, masasayang ba yung sobra? May sobra ulit. Papasok ulit yan kinabukasan. Meron kang isang sobra. Kaya pagdating ng Friday, sales group mo 12. Sa kabila mong group sa B, meron kang 9. I-plus po yan. So, total of 10. So, 10 times 1,6, meron kang 16,000. Yan, 16,000. Bakit may asterisk po yan? Kasi, naabot mo po yung maximum limit. Yan. Kaya the following day, kung mapapansin nyo, dapat meron ka pang waiting dito or meron ka pang sobra na dalawa. Meron ka pang 2 profit pa. Pero, yan po ay mapa-flash out na kasi na-hit niya na po yung maximum. Ang maximum kasi natin sa tinatawag na flash out or safety net ng company is 10 sales match per day per account. Kaya kinabukasan, huwag po kayong mag-alala yung dalawang na flash out na dalawang profit pa, okay, hindi naman po mawawala yung mga tao, yun pa rin yun. Pag nagpatuloy po sila na bumibili, pasok pa rin po yun sa inyo. Yun nga lang, siyempre, nag-flash out na yung iba, mayroon kang 10 sales match per day. Eh, masama pa ba sa'yo ang 16,000 per day kung nag-maximum ka? 16,000 per day sa isang account? Kasi hindi lang po isang account ang pwede mong kitain dito. Pag nag-maximum po yung isang account mo, pwede po mag-start ka ulit ng panibagong account. Ngayon, ito po yung buong isang linggo natin. Yan, from Tuesday to Monday, meron tayong mapapansin yung 5 working days. Kung bibilangin po natin from 4 Tuesday, 4 sales months, 6, 9, 10, 10, you have 39 sales months. Yan, for the whole week. Kaya naman, ang total income mo for the whole week, you have 62,400. Ngayon, okay ba yun sa inyo? Yan, siyempre, saan mo ba pupulitin yung ganong kalaking kita? Pero hindi ho mananatili yung kitaan natin dyan. Dahil mayroon tayong tinatawag na maximum
income per account. Magkano yung maximum income per account natin? Per day, mayroon tayong 16,000 per day, weekly of 80,000, and monthly of 320,000 per account. Yan, yan po yung kitaan natin dito. Malaki o napakalaki na sa atin. Yan. Minsan parang kung bago ka, iisipin mo, that's impossible, makikitain yan, di ba? Pero po, kung napapansin nyo kanina, ilan lang po ba yung kailangan mo para maabot mo yung 10 sales months per day. Alam nyo po, 10-10 lang po yun per day. 10-10 lang, just imagine 10 sa A, 10 sa B. Yun lang po yung production para maabot mo yan. So meaning, kung hindi naman po yan personal sales mo, group nga po eh. Kaya yung iba naiinip kasi nakatingin sila sa kita. Yan, ang tingnan mo, ilan ba yung na-build na network? Ilan ba yung mga tao na sa ilalim mo? Kasi yun po yung i-build natin eh, para makarating tayo sa maximum. Hindi po siya imposible. Marami pong nakakagawa at marami pong makakagawa niyan. Ilang linggo at buwan pa ay mag-plus out na po yung mga leaders natin. Kasi nakikita ko, napakasisipag po ng mga leaders ng profit natin. Talaga namang araw-araw kung makapost ng sales nila, makikita mo kung gaano karami natulungan sa sakit, mga karamdaman, gaano karami natulungan para magkaroon ng hanap buhay. Yan, ang good news nga lang po sa atin, hindi po natin to sinishare para pagkakitaan sila. Sinishare natin yung business opportunity na mayroon tayo para mabago din yung buhay nila. Yan, yun po yung maganda sa negosyo na mayroon tayo. Okay? Yan po yung maximum. Pero hindi po mananatili dyan. Mamaya makikita nyo pa yung other source of income natin. Annual sales maintenance. Sa ibang company, mayroon silang monthly sales maintenance. Pero for us, sa profit po natin, ay annual sales maintenance taon. Di ba? Ibig sabihin, 1 year bago ka mag-maintain. Pero kung masipag ka, mayaman ka na bago ka pa mag-maintain. Ganun po siya kaganda. Ang good news po, yung company gumagawa ng program para hindi ka na maglabas ng cash sa bulsa mo. So pwede po siyang tinatawag na auto-maintain. Kasi kada pares po sa A group mo at sa B group, okay, yung panglima ay gagawin po ng company na point. Iko-convert po siya sa point. Yan. Yung 4, 16 times 4, yung isa ma-convert sa point. Huwag po kayo mag-alala, sa iyo din po yan mapupunta. Yan. So, pag kasi kada 5 ang isa point. So, ibig sabihin, pag naka-30 ka, may 6 points ka na. Tama? If you have 6 points, your account will be auto-renew, sabi nga kanina. Okay? Paano naman yung mga susunod na panglimang pair, pang every 5th pair? Kasi kada panglimang pares, point yun eh. So, yung mga kasunod na pang 5th pair nyo, makukonvert naman po into a voucher. Yan. Yung voucher po natin, mabibili po yan ng mga other products. Makikita nyo po mamaya yung mga other products natin kung ano yun. Napakarami po. Okay? Yun po yung sa PF Store profit natin. So next is yung ating product. Ito po yun. Yan. More products are in the pipeline for our growing and diverse customers. Yan. Meron tayong organic soaps. Napakaganda po niyan pag nagamit nyo. Talaga naman. Okay? Kita nyo naman yung mga putis na mga nag-berry barley. Pure barley capsule, soon, malapit na po yan. Healthy coffee, malapit na po yan. Natural household chemicals, kumpleto na po tayo dyan. Mayroon na tayong detergent na napakabango, napakaganda gamitin. Okay? Ang dami na pong nagtitestify na ang ganda po ng detergent powder natin. Bukod sa mabango, hindi po siya nakakakupas ng damit. Ang ganda po niyan. And fabric conditioner natin, napakabango. Yung quality, hindi po kayo magsisisi. Yung ating multi-purpose cleaners, ayan, dishwashing soaps, marami po tayo dyan. Marami po, available na po yan. Okay? At marami pa pong lalabas ng ating mga products dito sa ating company. Ayan, bagong-bago. Pero ang dami ng produkto na nilalabas ng company natin. And sa PF Store profit po natin, okay, magkano naman yung madi-discount natin sa ating mga other products or PF Store? Ayan, an enterpriser is intended, ano ba yan? Natakpan eh. Up to 30% discount in the PF Store. Ayan. So,
pwede po kayo maka-discount hanggang 30%. So, napakalaking discount. Ibig sabihin, sa halagang 100, 70 na lang babayaran mo. Napaka-affordable yung product natin, di ba? Saan ka pa? And sa points yun, hindi mo na kailangan maglabas ng cash para bumili ng mga product na nabanggit ko kanina. Ibig sabihin, eh, possible na hindi mo na talaga i-grocery yun. Kami, kagaya namin, di na kami bumibili ng sabon, di na kami bumibili ng dishwashing, di kami bumibili ng hand soap, di na kami bumibili ng pabango, ng room, ng CR, ng kotse. Ando na po siya. Ayan, yun po yung kagandahan. Detergent powder, popcorn, di na namin binibili yan. Okay, hindi na kami nag-grocery para dun. Ayan. Yung discount po natin, nakadepende sa number of profit packs na napu-purchase po ninyo. Halimbawa, naka 1 to 2 profit packs pa lang po kayo, mayroon kayong 10% discount. 3 to 6 profit packs, 15% discount. 7 and up profit packs you have, yun po yung pinakamataas nating discount, 30% discount. Ayan. So, ganun po kalaki ang ma-avail yung discount. Kaya para po sa mga enterpriser natin na gusto na maka-avail ng discount agad ng 30%, ayan, bilisan nyo na mag-rating para makasave na po agad kayo. 30% na agad yung discount nyo. Sayang, di ba? Ayan. Panglima na pagkakitaan natin ay Unilevel incentive bonus. Alam nyo po, kung mayroon tayong 320,000 per month na maximum income doon sa ating sales match commission, ito pong panglima ay higit po doon. Okay? Wala na pong limit ito. Yan, yun po yung ano dyan. Sa lahat talaga na mabibili ng network mo, walang limit kahit gaano parami yan. You have the person. Okay? Ayan. Sa Unilevel bonus natin, enterprisers can earn a percentage of their downlines PF store purchases. Kapag yung mga downlines nyo bumibili ng mga sabon, ng mga other products natin, detergent, popcorn, hand soap, at marami pang iba, sa bawat bili nila, mayroon kang percentage. Tanong, pag bumili, pag nagkwento ka ba ng produkto na wala sa profit, okay, at bumili sila sa kung saan saan grocery at sa mall, may kita ka ba? Wala. Sa madaling sabi, di po ba? Sa atin, magkwento ka lang ng produkto natin, sa bawat bili nila, may percentage ka. Yan. Di ba? Sa ganda ng produkto natin. Okay? Subok po na po yung mga produkto natin. Masarap eh, hindi. Hindi pala nakakain lahat yun. Yan. Sa PF store natin, or sa Unilevel natin, mayroon po tayong, ano doon, kung hanggang saan yung level ng kita mo. Pero sa mga binibili nila, na pasok sa level mo, kahit gaano karaming binibili nila, eh pasok po yun sa percentage mo. Ayan, meron tayong tinatawag na accumulated purchase of other products. So, ayan, kung makikita nyo yung level 1 hanggang 8, ayan. Yung first level, anong ibig sabihin yan? Yung first level, ito yung mga taong direct na napasali mo. Sa madaling salita, ikaw yung seller, ikaw yung sponsor. Ayan, seller or sponsor, ikaw. Ikaw naka-recruit sa madaling sabi. Okay? Sa bawat bilin niya, yan makikita nyo, meron kang 3% doon sa bawat bilin niya. Kahit gaano karami rin yung ang nabili niya. O assuming yung na-sponsoran mo, nag-maximum. So ang kanyang points ay umabot ng 14,400 kasi maximum siya. So 3% doon meron ka. E paano kung 10 sila na nag-maximum? Dami nun. Di po ba? Yan. Kaya lang, sabi ko nga kanina, may level. Okay? O pag-usapan natin yung mga nakakulay blue. Okay? Pag ikaw, new enterpriser, simple, kakaunti pa lang nabibili mo na PF store, 1,000 pa lang. So, ang makukomisyon mo sa mga bumili sa'yo, na mga direct mong napasali, ay hanggang third level. Yan, hanggang third level. Yan. Ngayon, kung ikaw, nagpatuloy kang bumili at umabot ng bronze ang position mo, 25,000 ka, hanggang fifth level ang commission na makukuha mo. Sa bawat level, kung makikita nyo, may percent yan. Sa first level, 3%. Second, 2. Sixth level, 2%. 7 to 8 level is 1%. Kung mapapansin nyo, maliit yung percent. Pero yan po ang kapal ng tao. Kasi ang network natin, binary. So, doon po talaga lalawak ang network mo, pailalim, pababa. Kaya hindi po yan maliit. Mas malaki po yan actually later on.
kasi nandoon po yung kapal ng network mo pailalim. Kasi paluwang po yung ano ng binary network eh. Hindi po ba? Ayan po. Pag naka 50,000, wala pong time frame to. Pag tuloy-tuloy ka lang bumili, wala pong pressure, walang time frame. Pag tuloy-tuloy ka bumili, naka 50,000 ka later on hanggang 6th level ka. Pag naka 75,000 ka, ang commission mo sa mga binibili ng mga napasali mo or direct downline mo ay mayroon ka. Hindi po ibig sabihin na direct downline yan. Halimbawa, yung direct mong napasali, si Juan, naka-invite siya, si Pedro, naka-invite siya, si Paul. So lahat yon, Pablo, yan. Lahat yon pasok din yun sa'yo. Kasi yung unang napasali mo, direct mo, lahat ng nasa ilalim niya, pasok po yun sa'yo, depende ho sa level. Hanggang sa 100,000. 100,000 po, platinum, hanggang 8th level po yung commission mo. So napaka laki po yung kitaan natin dyan later on. Yan. Okay. Why join Profit? Bakit ka sasali sa Profit? Anong meron? Yan. Pero bago po i-discuss yun, gaano ba kaganda yung negosyo natin? Yan. Ang negosyo natin, okay, ay napaka-small yung capital. Pag pumasok ka ng business sa labas kasi, okay, ang 8,880, anong negosyo na mapapasok mo sa labas? Halimbawa, magninegosyo ka. May pwesto ka sa palengke or may pwesto ka sa mga commercial space. Assuming na lang, maliit lang yung rental mo, nasa 10,000 per month yung rental mo. Pero, kung mapapansin nyo, kumita o hindi ang negosyo mo, kailangan mong mag-rental. Kailangan mong magbayad ng rental. O kaya, siyempre, hindi naman pwede ikaw din ang magbantay dun sa business mo. Kumuha ka pa ng magbabantay, taga-deliver, kung ano man yan. So, kumita o hindi ang negosyo mo, kailangan mong bayaran yung mga tauhan mo. Kailangan mong i-process yung mga, kailangan mong i-renew na mga license mo. Kailangan mong mag, ano ng BIR. Kung mag-file ka, quarterly ba yan, yearly. So, kailangan yung ganong proseso. So, bukod sa matrabaho, malaking puhunan. Sa traditional business po kasi, kung gusto mong kumita ng malaki, kailangan mo ng malaking puhunan. Yun po yung realidad na pagninegosyo. Ayan, ano pang negosyo mayroon? Maraming negosyo na pwede natin pasukin. Halimbawa, franchise. Magpa-franchise ka, ganun din po sa franchise eh. Kasi kung food cart lang yung pina-franchise mo, siyempre, yung babalik sa'yo pang food cart lang din. Pero kung pang Jollibee yung pina-franchise mo, Mang Inasal, Chowking, McDo, ayan, malaki po talaga. Pero ilang million ba yan? 50 million pataas para makapag-franchise ka? Gasoline station, napakalaki. Ang puhunan mo, hindi ko sinabing pangit yung mga negosyo na yun. Ang point ko, yung puhunan malaki. Ngayon, kung wala ka pa doon sa ganung puhunan na malaki, dito pwede ka mag-start dahil sa napakamurang puhunan ng business natin. Imagine mo, may negosyo ka worldwide, may dashboard ka na, click-click ka na lang dyan. Okay? Tapos lahat ng trainings, walang bayad for free. Saan ka? Click lang. Sa mga daliri mo lang, pwede ka nang umaman. Saan ka pa? Diba? Small capital, portable business, diba? Ganun kaganda yung negosyo natin, diba? Na, ang good news po dito, kasi sa bansa natin kasi, kahit anong sideline mo at nagtatrabaho ka, basta hindi affected yung trabaho mo, wala akong problema. Yun po yung kagandahan. Ngayon, kung nasa ibang bansa ka, at talagang gusto mo na mag-sideline, eh, sabi nga, pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. So, ito po yung negosyo na hindi mo kailangan full-time. Pwede din mga part-timers. Marami po tayo dyan, mga estudyante. Marami po tayo dyan, mga nagtatrabaho sa factory, tricycle, jeepney driver. Yung iba po, ang good news po, kahit po mga negosyante, kasama po natin ngayon, kagaya ni Ma'am Mel. Negosyante siya, restaurant owner po siya. Pero at the same time, he's doing profit business natin. Ganun po siya pa, open-minded. Sa mga negosyante po kasi, kalamihan ng negosyante, sila po din yung karamihan ng mga open-minded sa business. Pero hindi ko po sinabing sila lang. Marami din pong kagaya ko, dating factory worker, na open-minded sa business. Marami din po dyan na magbabalot lang, labandera lang, at kung ano lang yung trabaho. Pero po, nakakapag-start po dito sa negosyo na to. Dahil wala pong qualifications needed dito. Wala kang employee na i-hire. Very low yung operating cost natin. Yung operating cost natin, just imagine, magkano lang yung flyers, eh, yung message mo, mag-Facebook ka, mag-text ka. Magkano lang po yun. Usual din naman ginagawa natin yun even without business. Ginagamit na po natin mag-load at mag-Facebook.
Diba? And even up to now, marami pong taong nagpi-Facebook na talagang Facebook lang. Hindi, wala po silang sideline, walang business. Di po ba? Good news din po kasi appointment business to. Kung ikaw yung taong busy, edi huwag na tumanggap ng presentation, huwag kang tumanggap ng kausap. Pag time na may kausap ka. So, appointment lang siya. And very portable. It's either umatin ka ng birthday, umatin ka ng kasal, ng reunion, o kasana punta, pupunta ka ng school, hatid mo yung mga, ano bang tawag doon, module ng anak mo, you can do the business at the same time. Kasi may flyers eh, kwento-kwento lang eh, send mo lang yung link yun. Diba? Ganun po kaganda yung negosyo natin. And alam niyo po ba na yung mga inaalok natin, yung mga dinilimuhan natin, hindi mo naman kailangan dimuhan everyday yan eh. Talagang dadating ang time na kahit doon sa mga naalok mo, nadimuhan mo, isang basis lang, pero pagpatuloy na bumibili sila, you still continue to receive earnings. Diba? Kumbaga, kahit unang alok mo lang, gumamit agad, may gumaling, ay natulungan yung health niya, okay? Ganun po kaganda. And time freedom, diba? Napapansin nyo, yung mga enterpriser natin, nagsiswimming, nagbabakasyon at the same time, kasama yung pamilya. Kasi nga po, ang good news, sarili yung time natin. And alam nyo kung ano pang good news. Hindi lang time freedom, kundi kasabay din yan ang pagkakaroon natin ng financial freedom. Yun po yung ibibigay sa atin ng Profit Universal Corporation. Okay? And napakaganda. Talaga naman, kahit ako, hindi pa ganun patagal, pero na-experience ko na yung gandang binabalik ng ating kumpanya. Basta, nako, may patience ka, masipag ka, okay, marunong ka sumunod sa mga basic system ng pagninegosyo, nako, maaluan lang kung gawin niyo po ito. Okay? Napakaganda ng ating negosyo. And alam niyo po ba, yung negosyo na mayroon tayo, okay, ito po yung tinatawag na multi-level marketing or network marketing, di ba? Ito po yung business of helping people, di ba? Kumbaga nagiging part ka na ma-achieve yung mga dreams ng mga kaibigan mo, kamag-anak at kakilala mo. Ganun po maganda yung negosyo na mayroon tayo. So, alam nyo po, ngayon pa lang, talagang masasabi ko, sumabay ka na. Bakit? Kasi dadating ang time na bawat kaibigan kakilala, hindi po pwedeng walang household na ganyan sa bahay, hindi pwedeng walang berry barley, at yung mga product natin, timely, lalo ngayon sa panahon ng pandemic, takot lahat magkasakit. Okay? This is the time na dapat mas magiging healthy tayo. Hindi po porque wala kang sakit, ay hindi ka iinom ng healthy product. Kailan ka ba iinom pag nagkasakit na or pag tinanggihan ka na ng ospital? So this is the time, kahit maliit pa yung anak mo, walang sakit yan, o ikaw, di ba? Mas maganda para ma-establish talaga yung good health ng anak mo, eh maliit pa lang, painumin na talaga ng berry barley yan dahil napakasustansya po nito. And yung memory, na-explain naman kanina, all about the benefits ng product natin, wala natin pag-uusapan. The most nutritious of all plant foods, yung ating barley at yung ating fruits na nandyan sa combination, kita mo naman may award. Alam niyo po ba yung award natin, hindi lang po doon sa product na awardan po yung company natin. Na-awardan din po siya as, okay, as People's Choice Award, Outstanding Health and Wellness Business Opportunity Company, yung ating Profit Universal Corporation. Patunay na yung kumpanya natin ay napakaganda. Yan, kaya huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa dyan. Alam nyo po, dalawa lang yung pwede nyo sabihin. Kung ikaw nakilig ngayon, sayang or buti na lang. Kaya kung ako sa'yo, huwag mong hintayin yung sayang. Dapat dun ka sa buti na lang, sumabay ako. Kasi mahirap po maghabol, nakakahingal yun. Kaya kung ayaw mo nang humabol ngayon pa lang, eh sumabit ka na. Sumali ka na. Hindi pala sumabit. Sumali ka na. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik dyan. Have an open mind. Buksan mo lang yung puso at isipan mo. Maunawaan mo yung kagandaan ng negosyo natin. Okay? Why join Profit? Why join Profit? Bakit mo kailangan sumali? Okay? Meron tayong awesome and effective products. Kita nyo kanina kung gaano siya maganda. Competitive prices. Kung makita mo yung quality nung mayroon tayo at yung price natin, masasabi mo, wow, di ba? Ang ganda. Yung compensation plan natin, nakikita nyo naman na kahit mga ilang buwan pa lang yung mga enterpriser natin, makikita mo na mayroong bunga yung pagtsatsaga nila dito. Mamaya makikita nyo yung ilan. Pandemic proof, di ba? Alam nyo, ang ganda ng kumpanya natin,
Kung sa panahon ng pandemic 2020, maraming nagsara ng kumpanya, ang profit po ay nag-open in time of pandemic. And ito po yung nag-solution sa amin. Ito pa yung nag-solution sa karamihan ng mga enterprisers na kasama natin dito ngayon. And innovative online-based business. Talagang yung company natin continuous innovate ng ating online kung paano pa siya mapapaganda. Naku, sinasabi ko sa inyo, napakaganda. In-house delivery service. Yan, kung gusto mo sa bahay lang, talaga namang door-to-door yung product natin. Yan, bahay lang. E-wallet to bank account to GCash. Yan, meron po tayo noon. Security bank and the GCash. Napakabilis po. Yung iba, hindi pa makamove on. Gusto nila, yun pa rin, ano, parang ano lang yan eh. Yung cellphone dati, keypad. Tapos ngayon, biglang may camera. Yung iba, ayaw pa. Magpaiwan pa doon. Pero halos lahat ng tao ngayon, eh may camera na po yung ano, cellphone. Nagagamit na pang picture, pang computer, pang pag-aaral. Lahat po kasi nandun na lahat eh. So ganun din po sa negosyo natin. Dati parang gusto mo, cheeky pa rin. Pero po pag nasubukan mo yung e-wallet, daliri lang makakabili ka ng product. Daliri lang makakapag-transfer ka. Alamin nyo lang kung paano yung GCash. Alamin nyo lang kung paano yung online banking. Naku, kahit yung mga banko, nagtuturo po yan kung paano po kayo i-assist yan. Kung paano mag-online. O kaya yung mga kasama natin na marurunong, napakabilis po. Sasabihin nyo sa sarili nyo, wow. Hindi mo na kailangan magpa-encash ng cheque. Pipila ka ng pagkahaba-haba. Hindi mo na kailangan isend yung cheque papunta sa probinsya at pabilik dito. Di ba? Bakit ibalik? Kasi pambili. Pero sa atin po kasi yung cheque hindi pwedeng ibalik. So papunta, mamamasahe pa yung cheque mo. Di ba? Eh ngayon, hindi mo na kailangan. Yun lang, magkano lang po. Okay? Eh samantalang pupunta ka ng banko, mamasahe ka sa tricycle. Halimbawa, 50, balikan, 100 din yun. Pipila ka pa ng ilang oras. Eh samantalang sa GCash, magkano lang? 25 pesos. Di ba? Napakaliit lang. So, napakaganda. Non-toxic environment. Ito po yung ating collaboration na presentations. Patunay na yung kumpanya natin ay isa. Talagang wala natin, hindi natin ano yung, kumbaga lahat dito welcome. Di ba? Lahat dito welcome. Gusto ng company na talagang tayo ay may teamwork at tayo ay may unity as enterprises ng Profit Universal Corporation. Okay? Congratulations sa mga leaders, mga enterprises natin na talaga namang nagpatuloy na nakikisa doon sa paglago ng ating kumpanya. Ayan. So, ayan ako. Makikita nyo na yung commission ko. Yan po yung aking ano po. Ayan, gusto nyo bang kumita ng ganyan? Or sabi nyo, maliit lang yan. Gusto pang lampasan yung kita ni Peter. Wala pong problema sa akin. Kung lumampas yung income mo sa akin, ako po yung number one na matutuwa. I-blow out pa kita. Ganun kasi ka, ano yung negosyo natin. The more na lumalaki yung commission mo, the more na papalakpakan ka. Yan, di ba? Meron po ako, October, November, December, January, February, March, April, May. Okay? 8 months at ilang weeks, di ba? So, mayroon na pong almost, ano na po yan? Nasa almost 2.9. Going 3 million, di ba? Going 3 million. Dati po sa pinanggalingan ko, it takes almost 3 years yung 1 million. Pero dito po, eh, nako, 3 months pa lang, kinita ko na yung million, 1 million. Ganun po yung Profit Universal Corporation. Okay? Ayan, kasunod ko pong ipapakita kasi yung ibang leaders ko ay hindi ko alam kung nahiya or takot sila. Baka may mangutang sa commission nila. Ayan, kaya nilang isin sa akin yung kanilang dashboard. Ayan. Si, ayan, congratulations kay Mr. Tony. Tony, ano ba yung pangakapangalan siya ng mayaman eh. Nung may-ari ng Jollibee. Tony Tan Kakchung. Ayan. Tony, ano, marami po siyang kapangalan ng mayayaman. Kaya wala. Ayan po, mayaman na rin po siya. Mayroon po siyang 1,032,900 after 8 months. Diba? Congratulations. Palakpakan nyo naman. Yan, ilabas nyo naman yung mga heart dyan sa mga nanood sa FB. Dahil kayo na yung susunod. Yan. Ano pa? Si Engineer Ray Arisubal. Yan. After 8 months, meron na po siyang ano na lang eh. 2,000. Around 2,000 na lang. 2,200 na lang. Mayroon na siyang kalahating million. O diba? Alam niyo po, sa employment na karaniwang empleyado, yung 100,000 isang taon, ito po sa kanya, eh, halos kalahating million, 8 months lang, wala pang isang taon.
Pero ang good news po, yung negosyo natin, sa umpisa, mabagal. Kasi nandun yung pagbibuild ng network, inaalam mo pa yung sistema, nangangapa pa, hindi ka pa familiar sa produkto, wala ka pang testimony, nag-start ka pa lang, ilan pa lang yung testimony mo. So nandun yung sinasabi natin na hindi pa ganun kabilis. Pero po dito, alam nyo, wala pong magbibuild dito. Lahat pong nakikita ko na sumabay sa paghataw at sumabay, nagpatuloy, hindi man kasing bilis ng iba at nagtuloy-tuloy, naku po yung income tuloy-tuloy din. Sabi ko, wala naman tayong ibang finish line sa profit, kundi magtagumpay. Hindi nga lang tayo sabay-sabay makarating sa finish line. Pero I'm sure sa lahat ng nagpapatuloy, lahat po iyan ay magtatagumpay dito sa negosyo natin. Bakit? Kasi iisa ang product na mayroon tayo, iisa ang marketing plan na mayroon tayo. Para saan pa na hindi tayo magtagumpay? Para saan pa na hindi tayo kikita? Para saan pa para hindi mabago yung buhay natin? Tama po. Sa ganda ng kumpanya natin, sa kabutihan ng puso ng may-ari ng kumpanya natin. Nako! Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Sumabay na po kayo. Huwag nyo lang hintayin na sinasabi nila, ah, kasi pandemic pa. No. Habang pandemic, kumataw ka. Kasi pag pwede na lang mag-travel, mag-bakasyon na tayo nun. O diba, sabi sa inyo eh. Kaya ngayon humataw ka. Wala akong dahilan para hindi makapag-market ngayon. Kahit lockdown yan. Bakit? Kahit lockdown, kahit GCQ, MECQ, o kung anumang ECQ, kung ano man yan, eh, ang mga cellphone natin, hindi naman nalalockdown eh. Tama? Yung mga bibig natin, hindi naman nalalockdown eh. Ang pinakamasaklap, yung bibig natin para sa pagkain, hindi rin nalalockdown. Patuloy din siyang mumanganga. Patuloy din siyang kumakain. Kaya dapat patuloy din tayong magsusumikap at maging masigasig sa pagninegosyo natin. Alam nyo kung gano'ng kaganda yung negosyo natin? Yung the more na tumulong ka, the more na kikita ka. The more na tumulong ka, the more na kumita ka. Gaano kaganda yun? Okay? Kaya ako masasabi ko, tingnan mo lang yung product natin kung gaano kaganda. Narinig ko kay Ramil kanina yung ating chemist na sabi niya grabe yung product natin. Mayroon pa siyang na-discover na gandang benefits yung product natin. Imagine mo, mayroon siyang binagit na na nutrient na mayroon yung product natin na mayroon pala tayong probiotic. Ganon kaganda yung product natin. Nabanggit niya sa akin kanina. Sabi niya, grabe yung product natin. Hindi nakakapagtaka kung bakit ganon siya ka-effective. Ayan. So, marami pa pong training ang ating kumpanya every Saturday. Meron po tayong mga weekly schedule. So, babayaran nyo lang sa ating Profit Universal Corporation Facebook page. Ano po yan? Talagang tuloy-tuloy yung mga trainings natin. So, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Talagang ito na yung time na tuloy-tuloy, consistent lang talagang yung income natin tuloy-tuloy. Okay? Dalangin ko po na lahat tayo ay magtagumpay. Dalangin ko po ay lahat ng kagalingan, lalo na yung may makaramdaman. And ipag-pray natin patuloy na yung product natin patuloy din na iblis ng Panginoon na makatulong sa may mga karamdaman po talaga at sa mga may sakit sa bulsa. Ayan. Let me end doon sa closing prayer natin. Okay? Marami pong salamat sa time nyo sa mga nasa Zoom. So, sobrang nakaka-bless na marami po tayo. And sa mga nasa Facebook Live, salamat sa mga time nyo. And pag ginawa nyo to, ako kayo mag-alala. Hindi ko kayo magsisisi. Okay, let's all pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kamu po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan mo. Salamat sa nag-present kanina kay Mamel. Pagpalaan niyo po kanyang buhay. Salamat sa company namin na patuloy niyong ginamit na maging instrumento, maging pagpapala sa karamihan ng mga Pilipino, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa produkto. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo itong pagpalain at maging kagalingan pa sa maraming karamdaman. Patuloy niyong pagpalain yung aming business side na marami pang bulsa na mapupuno. Marami pang sakit sa bulsa na gagaling, Panginoon. And patuloy niyo pong gamitin yung mga enterprises namin, yung aming mga leaders, Panginoon, na ma-reach out pa yung may mga karamdaman na makagamit ng aming ng produkto ng Profit at magawa yung business opportunity na kung saan, Panginoon, nakatulong po sa amin, nais po namin, Panginoon, ma-share sa iba na makatulong din po, Panginoon.
sa may mga pangangailangan. Salamat po, Lord God, sa hapon na to, sa pagsama mo sa amin. Salamat sa katagumpayan, Panginoon. At sa mga nakikinig ngayon, Panginoon, patuloy po yung bukas na puso at isipan. At patuloy, Lord God, bigyan niyo kami ng kasipagan sa lahat ng gagawin namin. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng wisdom para patuloy pa namin mapalago yung negosyo namin na to, Panginoon. Salamat, Lord God. Patuloy niyo po itong gamitin na makarating po sa iba't ibang dako ng daigdig. Sa iyo po ang kapurihan at pasasalamat. In the mighty name of Jesus. Amen. Thank you. Amen. Thank you, Sir Peter. Thank you so much, Sir Peter. Sino mag-end?